Before I start, I'd like to thank the organizers of Project Watch. And of course, I'd like to greet first our school principal, Ms. Elmer Chita Ribuka, Project Watch head, Ms. Marisa Pascua, and a good day to everyone. The title of my presentation is My 3 Cents. Okay, hindi lang 2 cents, 3 cents pa. I would like to share with you the three currencies that I hold in my life. So what are these three currencies? Number one, money. Number two, relationships. And number three, time. So madali namang intindihin, no? So pag sinabi natin na currency, money, alam na natin yan. Ito yung panggastos natin, binabayad natin sa mga utang, iniipon natin, pinapaikot natin, na panggastos. So no further discussion on that. Pero meron pang dalawang types of currencies na hindi masyadong alam ng karamihan sa atin. Okay? At ito nga yung relationship at time. So, let us start first with the second currency na sinasabi ko, relationships. Relationships are like bank accounts. Ang turo kasi sa JCI, i-treat po ang relationship na parang pera. So, ibig sabihin, kapag ikaw gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, sa tao, para kang nagde-deposit or para kang nagsisave sa bank account. Now, when the time comes that, for example, nangingi ka ng favor sa kaibigan mo, di ba? So it's like you're making a withdrawal. Sana isa puso natin na sa buhay, mas okay pa rin ang mas maraming deposit kaysa mas maraming withdrawal. So, ibig sabihin, magtanim tayo ng magtanim ng kabutihan sa kapwa natin, mas mainam pa rin na marami tayong relationships. The third one, the third currency naman that I'm talking about is yung time. So, pero pinangalanan ko na lang siya na Chinese gold. Kahit na pase na siya, no, pag sinabi natin time is gold, ang time talaga is merong value. Number one is create time. So, one of my friends in JCI told me na there is no such thing as you don't have time. So you have to create time. And by creating time, it means that you should know what your priorities are and you really have to look at your calendar kung paano ka makakapag-allocate ng time for something that is really important in your life. Next one is manage your time. Okay, lalo na pag ano, presidente ka ng isang organization, tapos yung mga members mo, syempre mga volunteers lang yan, hindi mo naman sila sinasweldohan. Ang hirap magpasunod sa mga tao na parang wala namang makukuha na in return from you, di ba? So usually, laging tanong ng mga tao, what's in it for me? Bakit ako susunod, di ba? Pero kailangan pong maitawid yung presidency ko eh. Kaya, kumbaga sa JCI, I really learned how to manage my time. And but ma alam natin kung ano yung mga bagay na kaya natin kontrolin at mga hindi natin kaya makontrol. Ang importante lang so that we can manage our time is so that we know what our battles are. For example, lastly, wait for the right time. So, marami kasing mga tao yung nasa scam kasi nagmamadali silang dumami yung pera, mag-i-invest sa mga ganitong ganyan. Kapag nakapag-invest na sila ng pera, tapos hindi naman nila alam i-monitor or hindi naman nila kabisado, chances are nasusunog. Diba? So sayang lang yung years and effort ng pinaghirapan nila. They didn't wait for the right time. At nakita ko sa mga negosyante, mga naging boss ko, at saka yung mga kakilala ko, no, kapag nagpipitch sa kanila ng mga offers, nakikinig lang sila, pero hindi sila atat. Kapag, if they're interested, sige, pero maglalaan sila ng oras para talaga pag-aralan ang isang bagay so that they can make informed decisions. Kumbaga, hindi sila padalos-dalos, di ba? So, sabi nga ng kaibigan ko, timing is everything. Again, so ang Chinese gold daw, create time, manage your time, and of course, wait for the right time. The three currencies that you may want to nurture for yourselves are money, relationships, and time. Maraming pong salamat sa inyong oras ng pakikinig at sana po ay may napulot kayo ng kahit kaunti sa aking mga ibinahagi. Thank you so much and congratulations to the organizers of Project Watch.